Guys, may nag-comment sa ating ginagawang mga video, no? Yung regarding sa mga anting-anting or agimat, no? So, may nag-comment kasi, nabasa ko lang kanina. Eh, nag-comment niya kasi is ano pa daw ang visa, no? Ano pa daw ang visa ng isang tuway-tuway. So, tuway-tuway, kung di ako nagkakamali, ano yan eh, term ng Bisaya, yan yung tuway-tuway. Hindi ko alam kung ano yung term yan sa Tagalog. No? So, tuway-tuway, naririnig ko na yan na yung iba, pumupunta sa mga simenteryo, binubutas yung mga ano doon para makakuha sila ng tuway-tuway. Makakuha sila ng tuway-tuway, no? At ginagawa nila daw anting-anting o ragiman, no? So, walang visa yung guys. No? Isipin nyo kasi, no, na ang ating ang katawan ng tao, no, sagrado yan. Lalo-lalo na pag yung buto, yung isang tao ay pag tinanggalan mo ng tuway-tuway, no, yung bawa na nakalibing siya, tapos yung ganun ang ginagawa ng iba eh. Pumupunta lang sila sa sementeryo at kinukuha nila yung tuway-tuway at ginawan lang anting-anting. So, huwag kayong maniwala sa mga ganyan or huwag kayong tatangkilik sa mga ganyan na ganyang para ano na para magkaroon lang sila ng agimat or anting-anting, kumukuha sila ng tuway-tuway. Wag ganun guys. Sipin nyo na lang na napakasagrado ang katawan ng tao. At syempre, dahil ang tanong niya kung may visa ba talaga yun, walang visa yun. Walang visa yun kasi ang tao, wala talagang mga tao lang na normal, mga taong normal. Maliban na lang yung mga tao talaga na sila yung mga napili ng ating Panginoong Diyos na gumawa ng mga ganyan, mga anting-anting or agimat, no? Pera lang sa kanila. Pero yung mga tao na katulad natin, eh, na wala tayong kakayahan, wala talaga. Ang mangyari dyan, parang ninakawan mo lang ng parte ng katawan ng isang tao na namatay na or nilibing sa simenteryo. Pero walang visa yun, guys, no? Hindi ganun ang paraan ng Panginoon kung sakasakaling magbigay siya ng anting-anting or agimat. Hindi siya gagamit ng buto ng tao, no? Hindi ganun. No? Pag nagbigayan siya ng mga, pag gumawa siya ng mga agimat or anting-anting, no? Walang kasamang mga buto ng tao. Ganun yung guys, no? So, yun ang, kasi tinanong niya ako eh, no? Kung ano daw ang visa ng isang tuway-tuway. Kasi parang naniniwala siya na yun nga, yung tuway-tuway ay pwedeng gawing ano ba yan, agimat, no? Hindi po, walang ganun. No? Baka mamaya pagka mayroon kang ganyan eh hinasunod ng sunod sa iyo yung kaluluwa ng taong tinanggalan mo ng tuway-tuway kasi ninakawan mo siya, no? Ninakaw mo yung kanyang parte ng kanyang katawan kaya siya yung kaluluwa na yon ay sunod ng sunod sa iyo, no? Kasi ninakawan mo siya eh. So, pag nga ganun guys, wala yun. Walang katotohanan at walang visa yun. No, huwag kang magnakaw ng parte ng katawan ng isang tao. Di maganda yan. No? Baka mamaya yung may-ari niyan, lagi yung nagpaparamdam sa'yo sa pamamagitan ng panaginip, no? Kasi yan, may kakayahan yan na magpaparandam sa iyo ng sa pamamagitan ng panaginip. Kung mayroon ka niyan, lagi mong napapanaginipan yung tao na yon. So, bakit lagi siyang nagpaparandam sa iyo na sa iyong panaginip? Kasi ninakawan mo siya eh.
Ninakaw mo yung parte ng kanyang katawan, yung tuway-tuway dito yung sa tuhod eh, no? Oh, yun. Yun ang sagot ko sa yung tanong, no? Sa isa sa mga nag-comment, sa isa sa mga viewers natin na tatanong siya regarding sa tuway-tuway. So, i-general natin yan. Pag ginuha mo yung isang tuway-tuway, eh, ninakawan mo yung taong namatay na. Inakaw mo yung parte ng kanyang katawan. Yun lang guys. Salamat.